Basa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka, Israel, magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa Poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman po ay Miyerkules at narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Katatapos lang po ng pagdiriwang natin ng Pentecostes at ngayon kailangan natin ng Salita ng Diyos upang ito'y magbigay sa atin ng kagalakan at tayo'y mapakilos. Mapakilos patungo sa ating misyon. Ngayon ay sinasariwa natin ang pangyayari na bago pa ang Pentecostes ay aktibo na ang Espiritu Santo. Bagamat hindi siya nakikita sa publiko o nakadisplay, siya'y nakatago sa sinapupunan ng 2 ina. Pinagdiriwang natin ngayon ang masayang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Sabi ni Elizabeth,
Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Bagamat di natin nakikita ang Diyos, lahat tayo, bawat isa sa atin, naniniwala ka man o hindi sa Diyos, ay nakararamdam na siya ay malapit sa atin at nangungusap. Katulad tayo ng sanggol na naggagalaw sa sinapupunan ni Elizabeth. May mga pagkakataon na tayo'y nakinig at naramdaman natin na parang may umuusbong na buhay mula sa ating kalooban. At ito'y nagbubunga ng tuwa at pinakikilos tayo. Sumigaw sa kagalakan katulad ng tuwa na pinahayag ni Propeta Sophonias sa unang pagbasa na pwedeng karanasan din natin. Umawit ka ng malakas, sumigaw ka Israel, dahil nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ganun din ang mga sakramento, ay di lamang ideya o palabas o konsepto lamang. Hindi. Mayroon itong kapangyarihan na may ginaganap sa ating buhay. Natutupad ang layunin para sa mga tumatanggap nito. Katulad ni Maria, kung tayo'y maniniwala sa salita ng Diyos, makikita natin at maaasahan na ito'y magbubunga. Mahalaga at likas sa ating simula pa nang likhain tayo ng Diyos ang panawagan. Sabi niya, magpakarami kayo. Magbunga, ibig sabihin, lumago, umunlad, anuman ang ating sitwasyon o kalagayan sa buhay. Lahat tayo ay may potensyal na umunlad, magbunga. Kasi walang saysay naman ang buhay, walang kahulugan ito, kapag hindi tayo magbubunga o wala tayong pakinabang. Kumbaga, abala lang tayo sa mundo na ito. Pwedeng manahan ang buhay ni Jesus sa atin. Ang mga Kristiyano, bagamat marupok na sisidlan, ay lugar na kung saan nais ng Diyos manahan sa mundo at bisitahin ang kanyang bayan. Kasama si Maria, masaya tayong nagpupuri sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Maria sa kanyang awit, tinataas ng Panginoon ang nasa abang kalagayan, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Ang Diyos na ito ay panig sa mga maliliit, sa mga maralita, sa mga di pinapansin, mga di pinahahalagahan ng makamundong ito. Ang Diyos ay kumikilos sa ating kahinaan, karupukan, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Maria ay umawit tungkol sa kadakilaan ng Diyos, masaya sa kabila ng kanyang pagiging Aba. Ang habag ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng hiningas kung tutusin. Nabubuhay tayo sa kanyang awa at habag. At kapag itinuring naman natin ang sarili na sapat o kaya may kakayanan, may kapangyarihan, dakila, di nangangailangan, ay niloloko lang natin ang ating sarili. At ang Diyos ay nagiging balakid para sa atin na siyang tanging katotohanan. Kapag hinayaan naman natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, nagiging instrumento tayo ng kanyang kaluwalhatian sa mundo. Daladala natin si Jesus, nagdudulot hindi lang ng kagalakan, pati na kaligtasan sa mga itinatagpo natin. Katulad ni Maria, ang simbahan ay misyonero, tagapaghatid ng mabuting balita, tagapaghatid kay Jesus sa mga tao. Ginagamit tayo ng Diyos para tagpuin ang kanyang bayan upang sila'y magalak sa kapangyarihan ng Diyos. At nakikita natin kay Maria na kung saan tayo ay tinatawag ng Diyos. Tayo'y tagapagdala ng presensya ni Jesus sa mga taong tinatagpo natin. At ang kagalakan dulot ay patuloy na lumalaganap. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami
sa dakila mong pag-ibig. Gayon mo kaming bukas sa iyong salita at makatugon nang may pananalig katulad ng aming mahal na ina. Puspusin mo din kami ng tuwa, kagalakan na nanggagaling sa iyo upang masigasig naming maibahagi sa kapwa ang kabutihang loob na nagdadala ng kaligtasan. Ang lahat nito iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.